Ito na friends, oh. Ipa-final na natin to. Itong masarap na luto ni Jerlene. Ayan. Chicken lang. Sabaw mo? Chicken sabaw lang to, ha? Hindi, okay na to yung salsa. Okay na to. Chicken lang to, ha? Pero, oh my gosh. Ayan, may atay iyan ng, oh man. Favorite. At saka may gizzard. Walang gizzard. Ah, wala palang gizzard to. Dahil naubos na. Naubos na nga pala. Sorry. Pero, it doesn't matter. Siya lagi pinapa-finalize to guys pag mga ulam-ulam. Tikman natin ng maibigan. Lagyan mo ng kung anong kulang. May isang kulang. Ano? Kanin. Kaya na, nagsasayin na ako. Hindi nga, okay na. Okay na. You sure? Okay na. Alam mo naman ako, pagkakulang ko, dadagdagan ko. Okay. Thank you. Okay. Pumasa. Sarap. Pumasa, guys. Pumasa. Kakain na tayo. Malapit na mainin ang kanin. Thank you, ga. You're welcome. Good morning, world! Sarap na naman ating ulam. Yan. Yan ang pinasarap na, ayan, oh, ang mga luto ni Jerlene. Alam niyo, sa totoo lang, ako lang ang nagturo ditong magluto kay Jerlene. Pero ngayon, mas masarap ang magluto sa akin, sa totoo lang. Huwag na naman bola, dahil kasi hindi. Nagluluto naman ako kahit hindi mo ako sabihan. Kailangan ba naman bulahin pa kita? Dahil kasi ako, guys, oh, gusto kong nagluluto. Gusto ko yung nagigisa-gisa. Kaya nga, hinayaan ko siya sa mga ganyan. Pero pag kaya mga critical na luto. At saka nung early on our marriage, yun, talagang siya nagluluto. Dahil kasi, ibang luto sa amin, mga Ilonggo, sa Kabisayaan, tsaka yung luto ng mga taga Maynila. Eh ako lang, wala akong problema, nakakain ko yung luto niya, nasarap pa. Eh, sobrang naman, mahiya tayo. Oh, may nakatingin. Okay lang yan, parang hindi na ako mangawid, magdadagdag ka rin lang. So, yun, siya dati talaga nagluluto. Tapos nung natuto na ako, mas masarap pang sa akin magluto. Sa mga ibang bagay naman. Pag, alam mo naman pag nasasarapan siya, kasi kinakain niya talaga. Pero pag hindi siya nasarapan, sabihin niya, ga, may pasok ka bukas, ibaon mo, dalhan mo sisig. Ganito, ganyan. Kasi ibig sabihin, para hindi masayang, dalhin mo sa trabaho. Yun, ganon. Ayan, oh, merong ano yan, oh. Liver. Ayan. Naubusan lang kami ng ano eh, ng ano tawag doon? Gizzard. Balunan. Pero laging ano yan? I like patatas. Laging may termo yan na gizzard and ano, liver. Kaya lang naubusan talaga. Yung ano guys, yung kanina malilit na yelo, ano yun yung natirang pineapple, nilagay ko nila. Tapos ito pala yung leftover from yesterday. Ayan. Gutom na ako guys, kasi kahapon, ano bang kinain natin kahapon? Hindi ko na matandaan. Kasi ang alam, kumain tayo ng mga sarap, ng marami ng maga, o tanghali brunch. Pero nung gabi, kinain mo, ano kinain mo? Oatmeal. Ako, na may Milo. At saka gata. Milo at gata. Ako, ang kinain ko, yung tirang piniritong saging. Yun lang, wala na. Hindi na ako kumain. So, malakas kaming kumain, pero on a normal day, isang best lang kami nakakain. Like ito, mamaya nitong gabi, kung ano na lang, wala na, hindi na yung full meal. Nasaan yung? Oh, nga po. Maangang-angang palang konti, guys. Siyempre, gizzard. Gizzard? I mean, Putay. Ano? Putay? 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 Putay. Ano kami, pareho kami mahilig sa mga buto-buto. Ayaw namin yung breast. As much as possible. Kain tayo. Alam kong masarap to. Hindi sa nabobola ha, dahil kasi tinikman ko eh. Kasi kung hindi, ano, may kulang, inaano niya guys. Inaano niya. Retoke. Ayun ko, hindi na. Pumasa tayo. Ano? Grab? Siyempre.
Thank you. Ganitong luto, pwede rin, ano, karne, no? Hmm. Hindi, halos makapal. Dati yung atay, pinapakuluan ko muna dun sa Amerika. California? California? Mm-hmm. Pinapakuluan ko kasi mapait. At saka pagka ano, durog-durog. Ito bubuo, oh. Saka hindi mapait. Dati pinapakuluan ko pa bago igisa. Hindi na. Yun ang ano, yun ang kaibahan ng atay dito. Masarap talaga siguro yung atay dito. Siguro na kinakain ng ano, ano, mga gamot na binibigay. Mga fins, gano'n? Hmm, tsaka mga antibiotic, mga kung ano, ano. GMO. Sarap. Hmm. Wala nga yung biro, hindi. Hindi ko pa si Jerlyn ang nagluluto. Alam mo lang kung ang bubola. Nasarapan siya kasi hindi niya nare-retook eh. Tsaka sundin nyo lang yung procedure. Malalaman nyo naman kung masarap o hindi. Iluto nyo. Yung ano? Yung sok, tawag ito? Yung tomato sauce na ano? SM? SM bonus, yung brand nila. Hindi ko gusto yung pagkapula. Eh, dinagdagan ko ng ketchup. Dahil kasi pareho lang ang lasa, kaya lang yung itsura ba? Parang hindi masarap. Sabi mo nga, sa itsura pa lang dapat masarap yun, na. Yung nga sabihin ko eh. Kailangan kasi sa itsura pa lang, masarap na. Hmm. Tsara na gusto mo ito. Hmm. Okay lang. Tingnan mo si Sky, tulog na tulog, pinaliguan ko. Bagong ligo nga pala si Sky. Ang shampoo niya binili natin doon sa ano? Pet shop? May shampoo pa siya, pero hindi ako nababanguhan. So, muli niya yung lavender scent. Babango. Ako, sa ginagamit kong ano, shampoo gusto mo. Mm. Siyempre, kasi ginagamit mo rin yun. Yung carrots. Para sa mata. Ang ganda ng carrots ko, oh. Di ba kasabihan nga? Pero carrots, pampalinaw ng mata. Totoo. Ako proven. I mean, ako naniniwala 1,100%. Bakit? Dahil kasi yung mga rabbit daw. Di ba? Kinakain itong rabbit. Malilinaw ang mata. Bakit? Nakakita ka na ba ng ano? Ng rabbit na ano, optometry? Lang pa. Nakakita ka ba ng rabbit na nakasalamin? Hindi pa. Oh, see? Kaya malilinaw ang mata nila dahil din sa kero. Manamis-namis. Thank you. Mm. Sarap. Sarap, no? Nag-iisda sana ako. Kaya lang. Hindi naman tayo nakakapagkarne dito sa bahay eh. Kahit karne ng manok. Parang matagal na tayo na hindi nagmanok. Kaya sabi ko manok na lang. Karne na? Karne ng manok o baka? Asa ang ga? Alin? Asa yung maraming kanin? Tingnan sa na? Ata? Ha? Ano ang atay?
Asan yung maraming kanin? Wala, pinamigay ko. Marami daw, oh. Pasukan na nga pala. Mm-hmm. Sa mga ano, sa mga anak niyo, pag-ingatin niyo. Bye-bye. Ito, pwede na pambaon. Mm-hmm. Kahit hindi, kahit panghanda, pwede na yan. Mm-hmm. Wala lang mong bell pepper. Dapat may bell pepper. Eh, wala eh. Hindi maghanap, no? Sabi mo naman eh, pagka wala, huwag maghanap. Hindi naman malaki ang difference sa baklasa. Yung sinasabi ko sa inyo, ano, LPA, low pressure area, namuuna yata, naging bagyo na, naging dindo. Pero hindi naman daw kalakasan. Hindi. Dahil kasi hindi pa talaga malayo pa. I mean, yung bugsto, hindi pa malaman kung malakas, pero may nagsabi naman na doble daw ng Katrina. Aba. Katrina? Ay, Karina. Eh, huwag naman. Mauulit na naman yung baha. Huwag naman. Dear Lord, pray sana huwag matuloy. Ngayon, pag-iingatin yung mga anak nyo. Dahil baka mamaya, mataw na nasa eskwela anak nyo at dumating ang bagyo. Papaya. Eh. Palasa. Ba't ba ko ang sinasabi ko? Gutom ka pa. Karen? Saan ko talo? May ula pa. Marami daw. Ano ko kinawa niyan? Nakita niyo? Ano ko kinawa niyan? Hindi rin ito pinagtatawanan, sinasabi ko lang yung totoo. Tama na, laki ang kutsara naman. Ay, di ba may laki ang kutsara tama natin? Tama na. Sa akin naman, bakit ikaw lang? Sarap kumain, ano? Tulog na tulog siya. Na-press ko lang siguro. No? Mm-hmm. Yeah. Yan, patatas, oh. Ito, oh, hintayin nyo, katulad nito. Sarsa pa lang, oh. Ulam na. Yan ang sinasabi ko sa pagluluto. Sky, parang alarm. Lasing ko ng gilisin. Ah, oh. Hindi na yung malakas na tahog. Ah, para bang gising na ako. Ay, paalala mo pala, buko. Hmm. Yeah, kasi wala na. Ayun, may doon. Ang dami na makakain ah. Ang dami na pinakain. Hmm? Wala na tayo nakain. Wala na doon, di ba? Wala na ito doon. Good. Sa kainan. Pa. Yan ang magandang luto. Dahil kasi may matiraman, isang kainan na lang. Pang lang, pang. Hindi na abuti ng pangat. Mga manok, pinagsasama-sama ko na yung sample. Tatlong wings or apat na wings. Tapos dalawang thigh. Sa isang Tupperware.
para madali kong makita. At ano na pang isang lutuan. Tama na yung amount. Maganda yung ginagawa niya ngayon dahil kasi kasi sasama-sama sila, didi-defrost mo pang lahat yun. Tapos kukuha ka lang na iluluto mo, tapos ibabalik mo ulit para ma-defrost yung ano sa loob ng freezer. Mas maganda yung ginagawa niya. Tama yun. Ay kami lagi, dati hindi ko yung magawa kasi laging punong freezer namin. Dito nagagawa ko. Nalagay sa mga Tupperware para madaling hanapin at saka ma-knitting na sa loob ng freezer. Wala. Hindi na yung mga plastic-plastic o mga ziplock. Mas, ano? Organized. Organized tingnan, pero yun nga lang, sa space. Pero okay lang kasi dalawa lang naman kami, so konti lang. Alam mo, hindi kagaya dati na si JR mamimili ng gusto niyang frozen stuff. Ako! Naganda, ano na. Sapaw-sapaw. Sapaw-sapaw na. Hindi ko magawa yung mga container-container. Puro lang ziplock kasi mas space-saving yun. You know, maisasaksak mo silang lahat. Pero ngayon, dalawa lang kami at saka hindi kami maraming masyadong malengke. Kasi gusto mo nga ng fresh tapos itatago mo naman sa freezer ng isang taon. Kundi hindi na rin fresh yun. So, ang isda, isang lutuan, isang supplement, ganyan. Hindi naman sa kahit ulo ko. Hindi mabigat sa ulo. Sarap. Thank you, Lord. Amen. Nakakain na tayo. Nasarapan na siya, guys. Wala siya nakain. Ano yung sinasabi mo? Hindi. Tatanungin ko yung mga friends natin sa ano, mga viewers. Sa ano? Kung gusto nyo tayo samahan. Saan? SN lang. Sama kayo, guys. At kung nangiti ka, hindi. Palihim doon ah. Hindi ah? Hindi ah? Hindi. Konti lang. Pero actually, sa totoo lang, wala akong specific na kailangan sa SNR. Kumbaga pwede akong hindi pumunta ng SNR. Hindi, problema ba? Hindi tayo papunta? Kumbaga, pag nandun ako, for sure marami akong makikita. Kita niyo yung cambio niya. Bilis, ano? Binalik ka yung ano, no? Kailangan ko ng ano, ng panglinis sa pagmamap yung nilalagay sa tubig. Pag nagmap, kailangan ko ng tissue, yung napkin. Ano? Ano pa? Body soap. Body soap? Shower gel? Meron siya shower gel na nagustuhan dun sa ano? Sa SNR. Made in Turkey. Sa SNR. Laku lang nakita. Hindi ko nakita sa ibang tindahan. Eh kaya gusto niya inaubos na. Nag-open ako ng bago, yung binili ko sa TJ Maxx. Hindi ko gusto amoy. Hindi niya gusto amoy. Okay naman, yung baho. Okay siya, gusto ko pero siya. Okay siya, pero mas gusto niya yung isa powder. Ano yung sandal? Powder? Powder la, something? Lasang ano, ay lasa. Amoy ano? Amoy pulbo? Pulbo. Mabaho. Mabango. Pag nakita na ang pakita namin sa inyo, baka ginagamit niyo din, baka magusto. Or sabihin niyo kung maganda. Kasi siya, gustong-gusto niya. Nakaubos na siya na isang bote. Hindi ko nakita sa ibang tindahan. Kaka ano, mabula. Kahit konti lang na. Bula na. Although kasi, gumagamit ako noon, pero bago ako maglagay nung sa ano sa pinaka face towel ano
nagsi-shampoo, magsasabon muna ako ng yung sabon na regular namin, yung Dove. Alam niyo naman ako, Dove boy. Dove boy yan, guys. Sabon muna. Dove na puti, na sensitive. Gusto ko yung walang amoy. Tsaka hindi, yun ang nabanggit din nung ano ko yan eh, dermatologist. Sabi, kung magsasabon ka, huwag yung ano, yung mescent. Kukwento ko pa sana yung tungkol sa dermatologist. Nakuwento ko na yata yun. Ano pa? I think I did. But anyway, sa mga hindi pa nakarinig sa kwento. So, dati may ano siya, parang allergy. Hindi mo naman makati. Hindi, tapos binigyan siya ng parang ointment. Saan yun? Sa likod mo. No, sa likod ba o dito sa... No, sa likod mo. Ang iniisip ng dermatologist, nirefer kasi siya sa dermatologist, baka daw sa sabon na panlaba kasi... Ba't nagmamit ba akong panlaba? Hindi, yung pina... yung sabon na sa sheets, sa bed sheets, pag nakahiga ka, or sa t-shirt, kasi more on sa likod mo, sabi. Pero anyway, hindi naman nila... Sabon na kinagamit sa laundry. Oo. So, pinapalitan ng sabon na kailangan yung walang mga mabangong amoy or yung as much as possible nung hindi scented at saka yung para pang sensitive. So, pati sabon niya pinalitan. Mula noon, talaga hindi na siya nag-stay na siya sa Dove na puti na yung for sensitive skin. I'm a Dove boy. Yun ang sabi ni JR noon eh. I'm a Dove boy kasi siya nakigaya na rin ng Dove. So, ang unang dermatologist na tumingin sa kanya, kasi ang Kaiser, pag busy sila, meron silang mga contracted na doktor sa ibang clinics or sa ibang hospital. Sa labas? Kumbaga sa labas ng Kaiser. So, kung anong malapit sa'yo, doon kami pinapunta, kung alin ang malapit sa amin. Eh, either that or you wait for yung mas matagal pa na schedule na Kaiser doctor mismo. Eh, ito ano to eh. Kasi kami, bago pa ako nagtrabaho ng Kaiser, Kaiser na insurance namin, kaya kami love namin ng Kaiser talaga. So anyway, inirefer siya sa isang dermatologist doon sa malapit sa amin na hindi Kaiser doctor. Tapos, ang doktor pumasok na sa ano, sa room. Batang-bata pa, babae. Ngayon yung lips ng doktor, talaga namang bakbak. Very dry, as in nalalaki ng mga... Chip talaga yung chap, not chip. Chap. Yung lips niya, talagang very chap na talaga nakausli yung mga skin. Na parang ang sakit tingnan. Pero yung mukha niya makinis, Asian. Makinis ang mukha. Eh di, nag-usap na sila ng doktor. Tinignan, ganito, ganyan. Binigyan siya ng reseta. Tapos, paglabas ng doktor, sabi niya, halika na. Ayoko dito. Sabi ko, bakit? Sabi niya, hindi nga niya maalagaan yung lips niya. Yung likod ko pa. Wala siyang tiwala. So, hindi niya binili yung ano, yung nireseta kasi tama naman yun, pag wala kang tiwala sa doktor mo, parang kahit bigyan ka niya ng reseta, kahit tama pa yung reseta niya, parang hindi yan uubra dahil kasi yung mind natin very ano, very strong. Para sa kanya, hindi yung tama. Eh, mga doktor sa Kaiser love niya talaga, lang ang mga naging doktor niya talagang love niya, love din siya ng mga doktor na yun. So, hindi na, that was the end of it sa doktor na yun. Tumawag kami ngayon ng Kaiser. Can you please schedule us? Sabi ko, can you please schedule my husband with a Kaiser dermatologist? Kasi pumunta siya ngayon and he's not happy. The doctor's very nice. Hindi yun ang problema. And she seems very knowledgeable. Pero, for some reason, sabi ko na lang, ang husband ko, gusto niya talaga Kaiser doctor. Ay, buti naman right there. And then, binigyan siya agad ng appointment na in a couple days lang. Natao naman yung binigay sa kanyang Kaiser dermatologist ay si Dr. Helen Lin. Lin ah, Dr. Lin? Sa ano? Sa Kaiser Corona. Very nice doctor. Siya ang head doon. Maano pa siya yung palabiro at saka very accommodating, very nice. Tapos alam nyo, ano pa yung nangyari doon? Ano may... Ah! So, tinignan yung likod niya. Tapos yung mukha ko.
Tapos tiningnan yung likod niya lang, ang pinapakonsulta, binigyan siya ng reseta, which is right away yung resetang yun, naalis ka agad. Walang problema. Kasi, doon pa lang sa trust niya sa doktor, mahihil na siya, kumbaga. Tapos, ang ano pa ng doktor, sabi niya, ha? Ilang taon ka noon? Mga 72, 73 ka that time? Sabi niya, wow, you look so good! Alam mo, ang pinakonsulta lang yung likod, pero lahat, chinek. Chichikin na kita. Make sure na yung mga mole, mga ano tawag sa Tagalog? Nunal. Mga nunal mo, hindi cancerous. Lahat, chinek, pati sa ulo. Chinek. Tapos may nakita siya dito, yung nunal dito niya sa, may, saan yun? Dito or sa kabila? Dito. May nunal siya dito nga. Kasing tanda na ng ano, ng ulap. Yung dito niya, sabi ng doktor, gusto mong alisin ko? Oh, inalis! Yung 5 minutes na dapat na ano, na appointment, tumagal dahil nagkwentuhan pa silang dalawa. O, di, kaya niya mga talagang Kaiser sa mukha niya. Tapos ano, pero sabi, very good ang skin niya. Hinahanap yung marka nung par. Hindi, yung kinuwento ko sa kanya, kasi sabi niya, very good ang skin mo daw for your age. Tapos kinuwento ko na yung ophthalmologist mo, binibiro ka nga. Nagpaano ka ba? Nagpabanat ka ba ng mukha? Nagpa-facelift ka ba? So kinuwento namin. Nahanap yung ano. So sabi niyang doktor, sabi nitong dermatologist, "Be, hanapin ko kung meron nga." Sabi niya, walang hindi nagpabanat. So kaya siya, yun ang kwento sa dermatologist. Natawa ako sa kanya na sinabi niya, hindi niya maalagaan yung lips niya, yung likod ko pa. Yung una yon, yung una. Oh, yung sa unang dermatologist. Eh, yung ano, si Shirokni, yung ophthalmologist ko. Yun nga, sabi niya. Hindi, yung kinukwento mo yung pangalawang dermatologist eh. Ito naman, pagka nakita ko nun. Ay, totoo. Hello, Dr. Shirokni. Maybe you won't even see this, but hello, hello. Kung meron mga oh, nga pala, Dr. Shirokni. Nurse, Dr. Shirokni. Pakibanggit ko sa kanila yung mga nurses dyan na hello, nakapanood Dr. ito. Shirokni. Pakisabi na lang, binabati ko. Ni Louie Boy. Ano ang tawag niya sa akin? Louie Boy, the vlogger. Ano yung sinasabi niya? Ano sinasabi niya? Well-dressed patient. Mm, oh, my most well-dressed patient. My good friend. My good friend, yeah. Tapos lagi pa niya pinupuna kung ano ang sapatos, kung ano ang suot, kung ano ang bag, kung ano ang salamin. Lagi siya pinupuna. Yung bang ano, yung hindi, in a nice way, na natutuwa siya na ang mga bata daw, binibili daw siya ng mga ganyang gamit. Yung ano, yung Balenciaga, doon siya tumutuwa na sapatos. Siya. Ah, so expensive. Kasi yung anak niya, meron ding Balenciaga. Kasi yung anak niya yata, mahilig siya, mga ganong edad, mahilig din. Bata sa mga, rin yung anak niya. Mga kaya alam niya yung Balenciaga, makita niya sa akin. That's expensive shoes. Sabi niya, you guys like, sabi ko, no. Siya lang, oh, tingnan mo ako, hindi naman ako sa mga ganyan. At saka binili lang yan ng mga anak namin, hindi wala naman kami pambili. Ayun, guys, ang kwento. Hindi tayo tatagal kasi maulan ba? Pupunta ba tayo ngayon? Ikaw. Tapos, zero. Sige, we'll see. So, ayun lang, guys, ang mga kwento. Walang masyadong kwento ngayon. Walang masyadong ganap. Talaga lang, ha? Dahil kasi wala naman tayong pinuntahan. Kahapon. Na-vlog mo na yun. Yan, hindi. Anong ginawa natin kahapon? Hindi tayo lumabas. Ngayon kami dapat lumabas. Baliktad, kung kailan Sunday kahapon, hindi kami lumabas. Buti rin yung masyadong maraming tao. Hindi, tsaka maraming tao pagka Sunday. Family day kasi ng mga tao. Doon sa mall, buong pamilya, buong restaurant, barrio. Restaurant. Mga restaurants full, yung mga ganun. Yung mga banding-banding ng family. Pero masaya, di ba, pagka ganun. Guys, sa mga nagtatanong ulit sa mga doon sa ano, bangus belly na tinapa. Smoke bangus belly, boneless. Ang ano niya, ang brand niya pala is Fisher Farms. Yung pinakita ko last time ang picture, 'di ba? Fisher Farms. Kulay black siya. Kulay black ang plastic niya. May see-through tapos sa ibabaw black. Tapos yung sulat siya parang orange. Pero Fisher Farms. Tapos, akala ko sa Marquee lang, nakita ko rin sa SM Telabastagan.
Tapos malamang meron din doon sa Clark or kung saan mang SM kayo. Baka kahit sa baka pure gold or even pure gold. Ganun kasi meron sa Marky, meron sa SM, baka meron din sa pure gold. Oo. Pero ano, masarap siya talaga. Bumili kami ulit. Ilan yung nag-message sa akin? Na nagtatanong. Hindi. Yung apa lang ano, sabi sa akin, yung balat, ano? Balat ng bangus, ano, daing, kinakain. Sabi. Kasi sabi mo, kasi kinakain ba yan? Ayaw pa naniwala. Kasi dati yan, pagka ano, ang binibili lang naman namin doon na, ano, na brand sa Rangani. Kasi yun ang, ano, doon. Yun ang parang pinaka, parang bang, pinaka masarap na. Masarap, galing din yan dito, yung sa Rangani. Oo, sa Rangani bangus. Tap na tinapa, yung ano, smoked. Ang ginagawa niya, hindi niya kinakain yung ano, balat. Yung skin. Pero parang iba lang yung skin, ano, parang masyadong ano. Pero hindi niya kinakain. Pero itong masarap kainin dahil kasi mapapakrispy mo talaga. Kaya maraming nag-message sa akin eh, anong nag-chat. Promote tayo ng promote, hindi naman tayo ng ano. O nga pala, ano pangalan? Fisher's Farms. Farms. Beken namin. Fisher's Farms. Kahit libreng ano lang, bangus belly. Hindi, masarap talaga guys. Masarap talaga. Kasi pag hindi masarap, ba't ka pa bibili ulit? Tapos medyo crispyhin niyo yung balat. Oo. Ano, ang sarap, crispy. Meron nga nagsabi sa akin, ilan yung nag-message, nag-chat sa akin? Na pwedeng kainin. Duboy, kinakain ng balat na balat niyan. Ganun, pareho, ganun din ang sabi. Kasi nga nagtanong ka nga. Sige. Oo. Ay, ito isang kainan na lang to, ha? Very good. Yan, kahit na yung mga ganitong disarsa, friends, gustong-gusto kong kinakain yan kahit sa ano, sa toast bread. Pandesal, pwede rin. Ayan, no? Yung mga ano, yan, no? Pagkayang halimbawa nyo, may okasyon, di ba, uso-uso, nagluluto ng mga ganyang pagkain. Kaya manok siya, kaya ano siya, basta yung disarsang ganyan. The following day, kakanin ko yung sa tinapay, pandesal o white bread. Ako hindi ko yung magawa. Nga yung ulam ko, kumbaga. Ayun nga lang saging, hindi mo makain sa kanin eh, no? No. Ako, daddy, si Jing Jing, ganun. Pero ako hindi, parang sa akin saging matamis, hindi pwede, hindi siya savory. So, hindi ko pwedeng kainin sa kanin. Yun lang nga lang ang ano eh. Leftover na pritong isda, kinakain ko rin yung sa tinapay. Ikaw, ako hindi. Sa bahaw, sa kaning lamig. Kinakain ko yung sa tinapay. Ay, busog na guys. Busog na. Tara, punta SM. SNR. Samahan nyo kami kung gusto nyo, ha. Pero kung busy kayo, may gagawin kayo, okay lang. Kwento na lang namin sa inyo kung anong happenings. Diba? Hindi naman kayo mababakante. Ikukwento namin sa inyo. Isasama natin sa kaintuhan, ha? Nung isang araw, kahapon ba? Masyadong magkasunod yung ano namin. Yung dalawang Vlog. Just a very, ano, very short period of time. Dalawa. Kaya guys, kung napanood nyo na yung vlog before this one, make sure na napanood nyo, na check nyo na meron. Kasi magkalapit ang time difference niya. Nung another vlog. Alam mo, pag gayon talagang ano yung regular ka nanonood sa isang may let's say yung gusto mo yung vlogger na ganito, gusto mong panoorin, ganon. Parang yung sinasabi natin mga organic viewers, ganon. Kasi ako ganon eh, pag may pinanonood ako, kung sino yung mga pinanonood yung mga vloggers, di ba? Nag-upload yun ng umaga, gabi. Ngayon, hindi ko pinapanood yung bago kahit na let's say na-miss ko. Wala kami, hindi ko napanood. Pagka dumating kami at pinanood ko, uumpisahan ko dun sa kung alin yung huli. Ganon. Pagka may nagkasunod, hindi ko panunoorin yung ano, yung miski magkasunod siya, it doesn't matter. Kahit sabihin natin magkasunod sila, split seconds lang, it doesn't matter to me. Basta panunoorin ko yung una. Ganon.
Salamat guys ha. Oo, nandiyan kayo palagi sa amin, para sa amin. So, end na natin ito. Oo. Sana nakakain na kayo. Mm-hmm, sana ha, nabusog na rin kayo. Oo, or sana, kumain na rin kayo kasabay namin kanina. Kung hindi pa, kayo kumakain. Kumain na at ginanahan na kayo sigurado. Hindi ba? Ayun. Kaya, till our next video. Bye-bye! Bye-bye! Picture na naman tayo, picture na picture. Naman tayo. Picture, picture. Teka, yung magandang post, gaganda pa ba post natin? Love you all! Love you all! Bye-bye! Buhay, Pinas!